Tignan nyo, dito sa farmer's market, nakakita ako ng calamansi, ang lalaki. I got that. Diba? 4 piraso for $1. So, bibili ako ng $2 lang. Gagawin kong lemonade pag uwi. Ayan, may 4 na ako doon. Isa pa. Ooh, gorgeous. Dito to, sa farmer's market, sa Civic Center. So, kung makakahabol kayo, humabol kayo. Bili na tayo. Tingin-tingin pa tayo sa iba. Thank you. Pagod maglakad from Target Mission Street, nandito na ako malapit sa Union Square, sa ayan yung Union Square, oh. Ito yung mga pinamili ko, bigat kasi may gallon of water yan. Inom muna ako nung binili kong pomegranate juice. Binili ko na kahit medyo mahal, almost $5 yung ganyang kaliit kasi kailangan ko yan, antioxidant, tapos good to, you know, for to anti-cancer and all that. Good. Pero kahit na ano siya, from concentrate, kalahati lang iinumin ko kasi 34% yung sugar niya. Sugar is sugar, no matter what, even if it's from fruits and not from preservatives or artificial. Mataas sa glycemic index ang ano eh, ang pomegranate. So kakalahatiin ko lang and then later on na today yung kalahati. Kailangan ko. At saka good for the heart to. See, ang tamis. Pero maganda tong antioxidant talaga. At saka good for the cardiovascular. Anyway, masyadong maliwanag pero nandyan yung Union Square. Naitayo na yung malaking giant Christmas tree and they already put up the ice skating ring. So pwede na mag ice skating ring. From ano yan, in November to I think January or mid-February. Yep. Diyan. Then itong daanan na yan, diretso, yung tunnel sa pinakadulo. Pag nakalampas ka dyan, Chinatown yan ng San Francisco. Oh, is this? Ayun yung The Westin St. Francis Hotel. Ayun yung giant Christmas tree. Katatayo lang yan yesterday. Ayun yung ice skating ring. That's the Union Square here between Powell Street and Stockton Street. That's the Muni buses. Ito naman yung other side ng Union Square nang galing ako doon kanina. Ngayon, ito naman yung kabilang side. Ayun yung Christmas tree, ayun yung mga kubol para sa rentahan ng mga ice skating rink shoes. May isang giant heart dito. Meron din doon. Bawat corner yan, four corners yan, meron yung giant heart. That's Root Asawa's Fountain, one of my favorite place here in downtown San Francisco. See all those designs? That's all the tourist spot and historical spots or places all over the Bay Area. That's on the top, that's our City Hall. And if you look closely, you'll see all these beautiful details, very intricate. Root Asawa San Francisco Fountain. You can just Google it because I can't really capture everything because there's so many details. But anyway, sorry for the noises. That's the noise barrage. There's a lot of boycott or strike
going on all over downtown San Francisco with different hotels. It's been like that for like, I think, a month now. So noisy in our neighborhood. Ayan, nakapagluto din ako ng sari-saring gulay. Meron yan talong, ampalaya, sitaw, sigarilyas, kalabasa, kamatis, bawang, sibuyas, konting luya. Tapos, ano pa ba, ampalaya, mga herbs and spices. Ito, isa sa favorite kong niluluto mula pa nung bata ako, pinakbit. Either dinding-ding pinakbit or inabraw. Kasi lumaki ako sa Zambales. Sorry, shalom. Ayan yung binili kong calamansi kanina na 4 for a dollar. May 8 akong ganito. Kinagamit lang ako ng 2, malalaki eh. Sobrang lalaking calamansi. And then gagamit ako ng raw honey. And then mineral water. Gagawa ako ng lemonade para sa immune system at saka vitamin C. Para magkaroon tayo ng boost ng ano ng para panlaban ng sipon or flu. Hiwain natin. Unti ko pang mahiwa ng pag-anon. Dapat laging pag-anon. Palihis. Buti naalala ko. Yan. At tinawang ganda oh. Laki talagang ka. Sobrang bango. Amoy ano na siya. Amoy dalandan na. Sarap. Yan. Oh, apat yan. May dalawa. Natin sa ano tapos. Favorite ko talaga ang calamansi kahit nung bata pa ako. Sa bahay namin, sa bakuran namin sa Zambales, napakadaming tanim ng nanay ko at ng lola ko ng calamansi. So araw-araw calamansi. Everyday. Hindi ako nakakakain ng walang calamansi juice or tas bagoong isda. Sausawan, lalagyan ng calamansi at saka madami rin kaming tanim na siling labuyo. Even yung asin, lalagyan ko ng calamansi. Sausawan din yun. Kung walang bagoong at naubusan, asin, lalagyan ng calamansi at saka didurugan ng siling labuyo. Tapos sausaw na yung mga nilagang gulay na galing din sa tanim namin sa bakuran. Kaya nakakamiss yung buhay probinsya. Simple, payak. Kala mo noon eh, parabang ano ba to? Inaasam-asamong pumunta sa ibang bansa or, you know, iwan yung ganung buhay. Yun pala, ngayon yun ang gusto kong balikan. Pero ibang-iba na ang buhay ngayon sa noon. Malayong-malayo na mahirap ng balikan kahit gustuhin pa. Komplikado na. Kaya, ay, kung may ibabalik nga lang, no? Kung merong time machine, di ko yata iiwanan yung ganung buhay. Pagyayamanin ko na lang kung anong meron tapos doon pa rin, di ba? Anyway, tinan mo dahil lang sa kalamansi nakapagkwento pa. Yan. Di ko pagpapalit ang kalamansi sa lemon. Kung may kalamansi ako araw-araw, kalamansi. Mas masarap ang kalamansi, mas mabango. Eh, kaya kanina nagpunta ako ng farmer's market, nakita ko biglang may kalamansi, tas ang lalaki. Oh, bili ka agad ah. Kahit 4 for a dollar, medyo may kamahalan, di ba? Quarter, isang piraso. Pero miminsan lang tayo makakita. Yan. Teka nga. Yan, nakita mo yan, di ba? Kalamansi juice, tapos lalagyan natin ng hugasan natin muna ang kutsara dahil tinikman ko yung niluto kong pinakbet. Nagluto rin nga pala ako ng pinakbet sari-saring gulay kasi napakadaming gulay sa rep
kesa masira lang dahil ang bibilis maluoy or masira ng gulay at matatapon lang ang mahal na ng gulay ngayon lalo dito sa Amerika. Kaya kahit medyo hindi ko feel magluto dahil nahihilo ako, dahil nagpa-fluctuate yung blood pressure ko. Yan. Raw, ano yan, honey. Eh, niluto ko na rin. Kesa masayang, para may ulam ngayong gabi at saka bukas, buong araw bukas. Ayan, ito yun yung, ayan yung pinakbit. Kaluluto ko lang. Hinihintay ko lang umuwi yung kasama ko at na makakain na. Anyway, lalagyan ko na lang ng mineral water. Hey, sa wakas. Napakatagal kong nag-intay. Magkatikim uli ng limonada. Simpleng bagay lang, pero parang sa akin, it's a big deal na. Dahil ito lang naman ang isa sa mga kasayahan ko. Makatikim ng calamansi juice like how it used to be nung lumalaki ako sa Zambales. Ito nga pala yung ano, yung pakbit. Ayan o. Oh. Ayan. Niluto ko yan kanina. Meron niyang talong, kalabasa, ampalaya, sitaw, okra, sigarilyas, kamatis, pulang sibuyas, bawang, konting luya, papatanggal ng parang, you know, gusto ko may luya eh, na ini-incorporate sa mga niluluto ko. Tapos, nilagyan ko ng paminta, and then, bagoong alamang. Sarap. At saka konting sili. Wala kaming siling haba na berde, meron kami labuyo. So, nilagyan ko ng ilang piraso. So, ang lasa niya is manamis-namis, sweet, savory, and spicy. Which is perfect. Yan. Sana umuwi na yung kasama ko na makakain na. Alright, you guys. Thank you for watching. Yan na ang ating calamansi juice. Rap. Lagyan ko lang siya ng honey, raw honey. Tama-tama lang, konti lang naman nilagay kong honey. Mayroon lang masabing panlaban doon sa asin. Pero ayoko na masyadong matamis. Ayoko nakakaumay.